Hi guys, this is Terence and this is Canada A. So mamalengke ako now, grocery ako. Tara, tulungan niyo ako, joyride tayo. So dito kami nakatira, dito sa area na to. Right now it's Saturday morning, medyo maulan. So this is what the neighborhood looks like. At my other video na discuss ko na to eh. So by springtime na, so nakita nyo napakaraming mga puno, maraming green leafy trees. Green leafy trees talaga. Isa rin yung Canada sa mga naapektuhan ng coronavirus. Pero wala kaming ECQ rito. There's no enhanced community quarantine. We are just advised to practice social distancing and as much as possible avoid unnecessary travels. Kagandahan naman kasi dito yung mga Canadian, hinihingi sila sa government. So unless necessary talaga yung travel, sa bahay ka lang. Tapos, ano rin, karamihan sa amin, work from home ang yung status namin. Buti na lang din, medyo high-tech na ngayon, so dadaan na lang sa wifi lahat. So, kaya nasa bahay ka, nakakapagtrabaho pa rin sa office through wifi. Medyo mahirap nga lang, pero ganun talaga. May coronavirus, di ba? Like sa Philippines, may mga SAP, amelioration program ng gobyerno. Meron din dito. So, kada Canadian na naapektuhan ng coronavirus, na wala ng trabaho, ito coronavirus, pwede mag-apply ng tulong ng government. They will receive $500 per week. So, $2,000 per month. Mga naapektuhan ng taman. Ito yung kadalasang sitwasyon dito sa Canada. Makulimlim, tapos umuulan. Hindi pala sa Canada, dito sa British Columbia. Kasi iba-iba pala yung weather kada provinces. So dito lang sa amin sa British Columbia. Especially dito sa Lower Mainland, Vancouver, Greater Vancouver area. So ganito yung sitwasyon. Ganito yung weather kadalasan. Laging makulimlim na maulan. Pero pag summer, maganda. Springtime eh, so hindi na ganun karami yung mga bulaklak na makikita rito. Sabi ko ako, nakapunta na kayo ng Baguio. Parang Baguio lang itong British ko nung. Ako kasi natira ako sa Baguio ng 6 months eh. Although hindi ako nakatira doon nung matagal, only 6 months. Nagtrabaho ako roon. Nangarap ako na sana doon na ako tatanda sa Baguio. Kasi maganda sa Baguio eh. Maraming puno, maganda yung mga bahay, malamig. So sabi ko talaga, okay na ako rito. Parang hindi ko nasa Baguio ako, nasa ibang bansa na ako. Pero hindi nga ako pinalad na makakuha ng permanent trabaho. And eventually down the road, kalayong bang dadalhin ako ni Lord dito sa British Columbia. Hindi man ako natira sa Baguio City, pinala naman ako sa another BC, British Columbia. Malamig, maraming puno, maganda yung mga bahay. Tapos, madalas pa ang ulan. Kasi okay, fluvio pile ako eh, so mahilig. Masaya ako pagka umulan eh. Magaan yung pakiramdam ko. Eh, lagi yung ulan dito. So, pinakagusto ko talagang ini-experience yung ulan habang nagdadrive, tapos nagsasounds. Yun, diba? Parang nasa movies lang. Pero hindi ako makapag-sound ngayon yun kasi baka makapiright tayo. Sayang naman yung video. So ano lang muna.
usap lang tayo. Parang kuya po na lang. Usap lang muna. Although may mga mall dito, hindi kasing laki ng mga mall sa Pilipinas like SM. Sa SM kasi pag nandun na lahat eh, may sinehan na ron, may shop, grocery, may supermarket na ron, may mga hardware store na doon. Ito hiwa-hiwalay. Hiwalay yung mall, pakahiwalay yung mga supermarket, hiwalay din yung sinehan, hiwalay din yung mga hardware store. So, kung pupunta ka sa mall para bumili ng mga damit, yun na talaga makikita mo sa mall, tsaka mga food court, yun. Pero kung gusto mong punta sa supermarket, sa ibang establishment naman yun. Kung gusto mong bumili ng mga hardware stuff, like mga patilyo or something, sa labas din ng yun, ibang establishment din yun. Kasi kung gusto mong manood ng sine, ibang establishment ulit yun. So, hiwa-hiwalay. Hindi all-in-one. Merong mga mall na all-in-one na rin, pero hindi ganun karami. So, papasok na tayo sa establishment natin. Kaya isang ano pala fact, yung US border dito 50 minutes away lang sa amin. So yung iba kasi mga Pilipino nagko-cross ng US, alam niyo ba kung anong dahilan? Para lang mag-Jollibee. Kasi walang Jollibee dito sa British Columbia. Although sa ibang part ng Canada may mga Jollibee na rin, dito sa amin wala. So yung Jollibee dito nasa Seattle pa, as in 2 hours away right from here. Pero willing magbiyahe ng ganung kalayo yung ibang mga Pilipino para lang makapag-Jollibee? Flight mo yun. Although kami hindi pa namin na-experience yun. Hindi pa kami nakapag-cross ng border eh. Kasi may pangako kami kay Lord na once makuha namin yung citizenship namin, may pupuntahan kami na ang unang-unang labas namin dito sa Canada is yung lugar na pinangako namin na pupuntahan namin. Ayoko muna sabihin, baka ma-jinx eh. So, hopefully sana matupad namin yung pangako namin. Kasi dapat in everything we do, unahin dapat talaga si God. Kasi siya rin yung dahilan kaya nakapunta kami rin. Siya rin dapat yung dahilan sa unang paglabas natin. At saka hindi naman namin kailangan kasing lumabas ng Canada pumunta sa America or something para lang ma-experience yung ganda na yung bansa. Kasi dito mismo sa Canada maraming pwedeng i-explore na lugar, maraming magagandang lugar dito eh. Kami nga hindi pa kami nakakapunta sa ibang provinces eh. Hanggang British Columbia pa lang muna kami. Pero hopefully makapunta rin kami like sa Ontario, Toronto,
sana si Kawhi Leonard sa Raptors kanina. Okay lang din naman. At least, diba? Kung naaalala nyo guys, merong dating team dito sa Vancouver. May dating NBA team dito sa Vancouver. Yung Vancouver Grizzlies. Memphis na sila ngayon eh. Sayang nga eh. Tinanggal nila. Lumipat sila ng city. Or else, sana nakapalagi na ng NBA. Tapos nga pala yung unang destination dapat namin nung pupunta kami ng Canada is Toronto. Sa Ontario, Toronto. Toronto, Ontario pala. Pero may nag-advise sa amin na masyadong malakas ang snow doon. Malibig masyado doon pag nag-winter. Dito na lang kami sa British Columbia. Buti na lang din sinunod namin. Kasi tama sila. Kung weather ang pag-uusapan, the best dito sa British Columbia. Second siguro yung Ontario. Pero sa Central Canada talaga napakalamig doon. Hindi ako magsusurvive doon. Kahaba yung pila. Sana hindi ganun kahaba yung pila. Kasi nga dahil sa COVID-19, limitado yung pagpasok sa mga supermarket eh. Hopefully. Ayun na. Ako maabang. Ayan, nakikita nyo po ba yung pila? Pila ng mga tao? Grabe. At least di pa ganun kahaba. Ito yung Costco. I think it's an American company. Kasi may Costco sa Amerika eh. May Costco rin sa Australia. Sa Pilipinas parang SNR to eh. Pabababa yung mga mga presyo ng mga bilihin. Tapos in bulk quantities pa. Park or else sa pila yari ako pwede na siguro dito. Okay please, so ayun, kailangan ko mag gloves, mahirap na kasi may coronavirus. PPE mo lang, personal protective equipment mo na tayo, safety. Hindi ko na maisuot ang isa tayo. Pulis sa harap, may hinabol sila, may pinag pull over sila. Yan. Mataas ang police visibility rito eh. Hindi ka pwede mag-over speeding ha, habulin ka ng mga pulis. Okay guys, I'm all ready. Itay doon. Hi guys, so tapos na akong mag grocery. Inabot ako ng isa't kalahating oras. Hindi naman ganun kalalayon yung pila. So okay lang din naman. Alisa tayo, kita tayo. Joyride ulit tayo. Disiplinado naman yung mga tao, gagaling nila. Kahit mahaba yung pila, hindi sila nagre-reklamo. Kahit na medyo umuulan, okay lang din sa kanila. Sa loob nga, walang masyadong tao. Hindi ko lang mabidyohan kasi bawal. Mahirap na. Baka masita pa tayo.
Bye-bye, Costco. Until next time. Try nating duman sa ibang way naman para makita nyo kung paano yung neighborhood around dito sa British Columbia. So if ni plano ay magpunta ng Canada, ang may advice ko lang sa inyo is mahina kayo sa lamig, dito kayo sa British Columbia magpunta. Kasi the rest of the Canadian provinces eh sobrang lalamig. Malakas ang snow, malakas ang grabe yung snow doon. Lalo na yung winter, minsan umaabot sila ng minus 40, negative 40 talaga. Eh dito pinakamalamig na yung negative 5, negative 10. Tapos napakatalang din ang snow. Parang nasa Pilipinas ka lang, mas malamig lang ng konti. Yun ang kaibahan. Wala pa rin yung mga tao. I mean, wala masyadong tao sa kalsada. Kukunti lang. Tapos yung sino, nakikita nyo may face mask siya. So we are now in the city of Langley. It's a 15-minute drive away from us. We live in Surrey, but all of this is in the Greater Vancouver area, Lower Mainland. So in Vancouver, 30-minute drive away from us, doon ako nagwo-work. So pag nagwo-work ako is I take the bus, tapos mag-SkyTrain pa ako. So dalawang ano yun, dalawang sakayan nyo. In future episodes, I will discuss kung paano mag-commute dito sa British Columbia. Well, I think it's the same for all the Canadian provinces, pero I cannot speak for the other provinces, so dito tayo sa British Columbia lang. Tapos pa nag-commute ako, inaabot ako ng isa't kalahating oras eh. Kasali na lahat yung pati yung paglalakad, pati yung pag-aabang ng bus. Tagal, ano? Kasi isa naman mag-kotse ako, mas magkasto sa gas, tsaka nakakapagod din mag-drive. Alas, pero yung pag-gasoline naman ng pag-uusapan, mura din naman, siguro around $1 per liter. So sa Philippine pesos, mga $40 yun. So I think parehas lang. So bakit natanong nyo siguro? Siguro tatanong nyo kung bakit nasa Surrey kami at wala sa mismong Vancouver area. Well, kasi Vancouver, mataas ang cost of living dun eh. Cost of living, I mean yung rent. So ubod na mahal ng mga upa ron. Wala pa kami sariling bahay. Nangungupahan lang kami. So mataas yung rent doon, hindi namin afford. Well, so syempre gusto rin namin makapag-save at nang makabili rin kami ng sarili namin bahay dito eventually. So nagtsatsaga muna kami sa malayo. Ang cost of rent doon nasa 1,500 per month. Mataas. Eh dito sa tinitirhan namin ngayon nasa 900 lang kami. So imagine that, $600 difference. Laki tulong na nun. So yun, so magtsatsaga ka nga lang, medyo malayo sa trabaho. Pero pag nasanay ka, at least parang blessing na rin kasi naglalakad ka eh, na-exercise ka. Tapos yung mga, siyempre pagka-travel mo, nakikita mo yung mga dinadaanan mo, which is magaganda rin, so nare-relax ka rin. Tapos meron din akong masasabi nating me time. So yung isa't kalahating oras na yun, sa akin lang yun. Pwede kong gawin yung gusto ko. Pwede ako maglaro ng games sa cellphone, sa 3DS, or magbasa ng books.
Ay, kasi ako magbasa ng mga libro, especially pagdating sa mga religious stuff like mga Catholic teaching, ganun. Kasi I'm a Catholic. So, I try as much to learn more about my faith so that whenever non-Catholics will ask me about our faith, I can explain it to them in a charitable manner. Hindi nakikipag-away. But faith, hindi dapat pinagtatanong. You can only share your faith to them if they're willing to ask or if they're willing to learn. Pag ayaw nila, sila pilitin. So yun, saan ba tayo? Palabas na tayo ng Langley. Parang umikot lang tayo eh. Gusto niyong mag-detour tayo ah. Lahat tayo sa mga bahay-bahay. Kasi main road to eh. Para lang may idea kayo. Layo kinukumpara to sa Baguio eh. Si Mrs. nga laging parang na naiinis na sa akin kasi sa mga pictures namin, sa mga video namin, layo sinasabi parang Baguio lang. So, ang laki talaga ng impact sa akin ng Baguio. Parang sa Baguio ko unang naranasan kung paano tumira sa Pilipinas, nawala sa Pilipinas. Yung pedestrian, nag-abang yung pickup. Ganun sila dito. Laging priority yung mga pedestrian. Nung nasa Qatar ako, baliktad eh. Yung mga pedestrian ang mag-worry sa mga sasakyan kasi hindi sila pagbibigyan. Pero dito hindi. Laging priority yung mga pedestrian. Kahit na ikaw yung right of way, pag may tumatawid, kailangan mo mag-stop. Hindi sila pwedeng bubusinahan or papanggain. No, that's not the Canadian way. So dito talaga mapapractice yung disiplina natin sa pagmamaneho. Nakikita nyo ba yung mga bahay? Gaganda, no? Stop na tayo. Tapos parami nagja-jogging dito eh. Minsan kahit umuulan, nagja-jogging pa rin sila. Tulad doon, nag-walking lang yan. Pero yung iba kahit umuulan. Malamig ang ulan dito kasi malamig yung tubig eh. Malamig yung panahon. Pero ewan ko, parang di sila giniginaw. Sa ating pulmonya, buti natin dun eh. So kung tatanungin niyo ako, kailangan bang kumuha ng sasakyan dito? Actually, kung hindi naman well, palitan natin yung sagot. Yung sasakyan dito is not a luxury but a necessity. So kung
bibili ka lang ng sasakyan para lang maging para lang ipagyabang or something like that, huwag na lang. Kasi ang priority ng mga tao dito is makaipon ng pera at makabili ng bahay. Kung travel lang naman, may mga free, may mga transportation dito, public transportation na pwede mo masakyan, like yung bus nga tsaka yung tren. Pero like us, meron kaming baby nung pagdating namin dito, hindi na pwedeng magko-commute na lang kami. Kasi nung dumating kami rito, 6 month lang yung baby namin eh. So hindi pwedeng magko-commute kami para mag-grocery or something like that. Kasi hassle na rin. Tapos pagka umuulan pa or nag-i-snow, napakahirap ding grocery, lalo na may naghihintay sa isa bahay na anak ko, na asawa ko. So nag-decide kami kumuha kami ng kotse. Tapos Brian, yung pa kasi wala naman akong alam sa sasakyan eh. So kukuha kami ng second hand, tapos masira yung kotse, hindi ko rin alam kung paano ipapagawa or hindi ko rin madadiagnose kung ano yung sira. So para less hassle, bumili na lang kami ng bago. Mortgage to. Sa ibang araw siguro pwede natin i-discuss kung paano kumuha ng sasakyan. I-discuss ko sa inyo. Kung may plano kayo. Kasi ano yan eh, commitment yan yung pagkuha ng sasakyan. Hindi pwedeng kukuha ka ngayon tapos the next month sabihin mo, ay ayoko na, ibabalik ko na. Hindi pa pwede. At sa Pilipinas gano'n rin naman eh. Sila sa mga designated bus stop. Kung nakikita niyo yung pagkatapos ng 70 kilometers per hour na sign na yan, yung kulay blue na yan, yung may bench na yan, bus stop yan. So doon ka maghihintay ng bus, doon ka rin di bababa ng bus kung sakali. So may mga interval. Tapos may mga bus na dumadating every 15 minutes, may mga bus na dumarating every 30 minutes, may mga bus din naman na dumarating every 1 hour. So siguraduhin mo lang na yung alam mo yung schedule ng bus na sasakyan mo bago ka pumunta sa bus stop para hindi masayang yung oras mo. Tapos ako nga naalala ko, na-miss ko yung bus ko eh, yung dating ng bus na yon every 1 hour kasi weekends. So na-miss ko siya. So naobliga akong maghintay ng around 40 to 50 minutes para lang sa susunod na bus. Kaya dapat kung may pupuntahan ka,
i-take in consideration mo yung dating ng bus at saka yung travel time. Or agahan mo na lang. Kasi pag na-late ka dun sa naka-schedule na bus, doon ka sa susunod na bus na sasakay. At the same time, masasayang na yung oras mo. Kaya, ano tawag sa English? Yung on time? Prudent ba yun? Hindi ko alam. I forgot the word. Sa maximum speed dito sa mga highway, 80 kilometers per hour lang. Tapos sa loob ng mga street, 50 kilometers per hour lang. Yun yung nakita niya, ayun, yung mga bus, ayun yung mga pasero sa bus. So ganun lang. Na magkaroon ng kotse rito kung bago-bago ka. Save mo yung pera mo at balik ka ng bahay. Lalo na dito sa British Columbia, medyo mataas ang cost of living dito kumpara sa other provinces. Kasi maganda kasi yung weather dito eh. Kaya halos na mga tao dito nagpupunta. Kung gusto mo na mababa yung cost of living tapos makabili ka agad ng bahay, ito ka sa Central Canada. Pero get ready lang. Kasi yung snow doon umaabot hanggang tupod. Tapos springtime na nag-i-snow pa. Dito sa amin, ay, maganda yung weather, maganda yung talawin. Para ka lang nasa Amerika. Na hindi Amerika. Salamat po sa pagsama sa akin sa joyride na to. Kung nag-enjoy po kayo sa mga nakita nyo, sa mga tanawin nyo, please hit the subscribe button po and click the notification bell para naman po ma-update kayo sa mga susunod na videos namin. Kung hindi po nakaka-istorbo sa inyo, sana pakiclick na lang yung subscription button kasi para naman dumami yung mga subscribers natin at makilala tayo sa YouTube. At matulungan din natin yung ibang mga tao na gusto magpunta rito sa Canada. Maraming salamat po. I'm Terrence and this is Canada A. Bye.